Magandang buhay, nandito pala kami sa bakuran ng aking tiyahin at pinutulan nga namin itong kanyang malunggay dahil mahirap na nga kuhanin ang mga dahon na nasa dulo dahil napakataas na nito. Dalawang puno ng malunggay nga pala ito kung kaya't marami-rami nga din ang dahon at sanga na natanggal. Nanghihinaya nga ako sa mga dahon nito kaya't pinag-iisipan ko na gagawin ko itong malunggay powder. Meron kasi akong nakita nga video sa YouTube at madali nga lang din itong gawin, purong natural pa. Napakarami kasi nga benefits nitong malunggay at halos yata lahat ng sakit ay pwedeng pagalingin ito maging ang sakit na cancer. Sa katunayan ay meron nga kaming kakilala na ayon sa kanya gumaling ang kanyang sakit na cancer sa pamamagitan nitong malunggay. Wala namang masama kung susubukan natin dahil purong natural naman ito. Mas mainam nga na kahit wala tayong sakit ay uminom tayo nito dahil sabi nga prevention is better than cure. Bukod pa nga dito ay marami tayong makukuha dito mga nutrients at vitamins and minerals na kailangan ng ating katawan. Practical nga ito para makuha natin ang mga kailangan nating nutrients ng ating katawan dahil aminin natin hindi naman talaga araw-araw nakakakain tayo ng gulay. Pagkatapos ko pala itong tanggalan ng tangkay ay hinugasan ko ito at nilagyan ko nga pala iyan ng asin para ibabad dito ng mga ilang minuto. Pagkaraan ay isinala ko na ito at nilagay ko nga dito sa ating container. At dahil matindi ang sikat ng araw ay isa sun dry ko nga ito. Mas mainam nga sana kung meron tayo dito nga bilao para mas mabilis ang pagtuyo nito. Yung ibang napapanood ko ay binubusan nila ito sa kawali para mapatuyo ang mga dahon ng malunggay pero ako mas pinili ko nga itong natural na pamamaraan ang pagpapatuyo nito sa sikat ng araw. Kailangan lang na baliktarin ito once in a while. Pangalawang araw pala ng ating pagbibilad ngayon at pati nga itong takip ng ating tupperware ay nilagyan ko na rin para mas mapabilis ang ating pagpapatuyo. Excited na nga ako dito para sa ating gagawin na malunggay powder tea. Disclaimer lamang po ah, kapag kayo ay merong mga karamdaman ay magpakonsulta pa rin kayo sa mga doktor. Ang sigurado lang po ako ay basta't natural ay wala itong masamang maidudulot sa ating katawan. Kinahapunan nga ay ito na ang nangyari sa ating pinatuyong dahon ng malunggay kapag kinrush natin ito ay malutong na. Ang ibig sabihin ay tuyong-tuyo na nga ito at pwedeng-pwede na nating gawing powder. Sa pagpa-powder naman ito, ang iba ay dinudurog lamang ito pero kung meron naman kayong mga blender ay mas practical na gamitin ninyo ito para nga maging pinong-pino ang kalalabasan nito. Bukod pa nga doon ay ang dali-dali lang at ang bilis-bilis lang ng proseso kapag gamit nyo nga itong blender. Napakaganda nga din ang kanyang texture at kulay. Pagkatapos nga ay salain na natin ito at dahil sa sobrang pino nga nito ay halos wala namang naiiwang particles dito sa ating salaan. Sa dami nga ng dahon na pinatuyo natin ay kaunti lang pala ito nung naging powder na. Ganto lang pala kadali ang paggawa nitong malunggay powder tea kaya simula ngayon ay magtatanim na talaga ako ng maraming malunggay. Umorder nga pala ako nitong tea bag sa Lazada at dito ko nga ilalagay itong ating powder. Kailangang malinis ang ating pagkakaprepare nito para tumagal ang shelf life nito. Ayon nga sa nabasa ko ay tatagal ito ng 6 months to 1 year. Pero para sa akin ay kailangan makonsume ko ito sa loob ng 1 month lang. Sa tingin ko para tumagal ang shelf life nito ay nakasalalay sa pagpapatuyo natin sa mga dahon. Pwede na natin i-process into powder ang mga malunggay leaves kapag malutong na ang mga ito. Sinubukan ko na nga kaagad na magtimpla nitong ating tsaa. Surprisingly ay hindi ito mapait kagaya ng inaasahan ko. Ini-encourage ko nga kayo na mas try nyo talaga ito. Subukan nyo rin gumawa nitong ating all-natural malunggay tea. At para hindi ito makontamina ay kailangan meron tayo ditong sealed na lalagyan itong ating mga tea bags. Tinali ko nga isa-isa itong ating mga tea bags at nakabuo tayo dito ng 36 pieces. At inilagay ko nga ito isa-isa dito sa ating Ziploc para nga mapanatili ang freshness nito. Yun lamang po, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Please click the like and subscribe button para patuloy po kayong updated sa aking mga susunod pang mga videos. Keep safe and God bless!